Hi guys! So ngayon ay August 13 ng gabi. Tapos si Micah umuwi muna sa kanila. Naiwan ako dito kasi kailangan kong ayusin uli yung bahay. Kasi nga, major changes ang gagawin namin. Kasi ito. Ito, pakita ko sa inyo. Ito diba yung baby room na supposedly na inayos ko. Pero dyan natutulog si Micah. Tapos ito yung mga drawers ni Zeke na ginawa ko. Inayos ko na rin. Tapos ginawa na ni Mami. Inayos niya yung laman. Ayan. So, mayroon kasi lilipat kami ng kwarto. So, hindi na kami dito sa room natin mag-stay nila baby Apollo. Kasi nga, ang problema, may ingay sa kabila. So, kami na lang yung mag-a-adjust. So, what we will do is we will transfer to the other room dito. Ito yung parang office namin. Yan, napakita kayo sa inyo mamaya. Para makita nyo kung ano yung difference na mangyari. So, again, dito kami mag-stay ngayon. Yan, dito. Makalat talaga siya kasi nga, kuguluhin ko din naman pag inayos ko na yung kabilang kwarto. Tapos, dito kami lilipat. Okay? So, yun. Pakita ko muna sa inyo isura. Yan. So, nandiyan din yung aircon. Yan. Dyan ako natutulog sa kama na yan. It's a single bed. Yan. Binili naman yan para kay Micah kasi nga, hihirapan siyang mahiga sa floor nung nagbuntis na siya kasi nga low-lying placenta. So, bawal mapuwersa. Tapos, ito natutulog si Micah. Yan. Pinahiram yan ng parents niya. Yung reclining chair na yan. Kasi nga, hindi na siya makahiga ng diretso. So, lahat yan, i-move ko yan lahat dito. Igigilid ko lahat ng gamit papunta dyan sa gilid kasi yung mga gamit sa kabila dito sa office lahat yan ay ililipat ko dito sa kwarto namin kasi nga itong kwarto na ito yung gagamitin na namin. So kung makikita nyo napakakala talaga marumiyado. Oh, no! Napakadumi kasi nga hindi na kami masyado mainis kasi guguluhin ko din naman siya ngayon. Okay, so itong kwarto na to lilipat dyan yung aircon na sa kabila nga yan. Tapos ito yung dalawang damitan namin ni Micah. Itong ano na to, putay na to, ililipat ko yan doon sa loob ng kwarto para mag-space na mawag dito. Tapos ito, yan yung table, office table na yan. Yan, lilipat din yung sa loob ng kwarto. Hopefully magkasya sila doon. Tapos yan yung cabinet ni Micah, ililipat ko dito sa side na to. Kasi yung buo na yan, yung buong area na yan ay isasarado nila kuya bukas. So pakita ko din sa inyo yung bukas kung ano mangyayari. So lalagyan nila yan ng plywood para isarado na siya at lalagyan ng pintuan dito para maging isang kwarto na. Yun, sasarado siya kasi nga ikakabit yung aircon. So medyo mas maluwag itong kwarto na to kumpara dun sa isang kwarto. So mas okay, mas maganda dito. So yun, medyo madami itong work na to. So good luck sa akin. So yun, simulan na natin. Okay, update tayo. So again, ayan, nag-edit ko na. Tanggal ko na rin yun dito. Ayan. Kailangan ko walisan yan syempre kasi nakakayaan ako ang kalat-kalat. Ayan, edit na siya. So pwede na silang magtrabaho ngayon dyan para makabitan ng plywood. Ayan, pataas. Para masarado yung kwarto na to. Ayan. Ayan, lalabas yan sa terrace. Sa metal rack. Ayan na. Hindi ko na masyado nilagay ng gamit dito. Kasi nga, baka dito ilagay yung table ng office. Yung pa-L type yan. So, nakaganyan yan dyan. Pag ganun, baka ito tatanggalin ko na ng bukas. Yung mga gamit ni Zeke.
na pagkatapos na yung kabilang kwarto, ilipat ko dun. Yan na yung foam. Ay, thank you Lord, I survived. So, ngayon, ang kailangan ko nalang gawin ay ito. Kailangan ko matanggal lahat ng laman yan. Kailangan ko impake ko kasi nga tatanggalin tong table bukas. Heist. Kakatapos lang yan. Kakatapos lang naayusin yan. Pang wala pang ano, 4 days. Nung huli kong inayos yan. Yung mga yan. Yan, nilinis ko pa yan. Pero yun. Kailangan ulitin, so. See you later. 3 hours later. Yan, natanggal ko na lahat ng laman. Kailangan ko lang i-disassemble tong monitor, yung laptop, and then, okay na. Pwedeng-pwede na ang baklasin itong table. Sa ibang mga gamit, dito ko na lang muna nilagay. Hindi naman masyadong affected yung area na to ng paggawa bukas. Nawala sana ni Jason. Okay na rin yung mga basura. Ayan, naligpit ko na yung laptop. Yung monitor na lang. Pero wala pang magalagyan sa kwarto. So, bukas ko na lang siguro sila ilalagay doon. Kapagin nila kuya bago tanggalin to. Para doon siya ipapwesta doon sa may pinaghigaan ko. Pero in the meantime, dito muna sila. Ayan. Yan muna. Ito di ko na natanggal. Pero, madali lang naman yan bukas. Tsaka feeling ko naman nila tatama. So, yun. The time now is 3:48 a.m. So, pahinga na tayo kasi maaga pa pumunta sa Lumpuya bukas. Ngayon, dito ako maglalat. Lalatag ko ulit itong folding bed namin ni Micah. Tapos, yun. Pagkagising ko, dito ko nalalagay ibang mga gamit sa labas. Hindi ko pa nakuha. So, see you bukas. Sana matapos agad ng isang araw lang. At sana, maging maganda yung kalalabasan. So, see you bukas. The next day, nakakatawa talaga sila dahil buong itlog yung bibigay ko sa kanila. Ayan, pakagalihan sila kasi dadalawa lang sila ni kuya. Okay, Brian, nagugaspo ko ng kami kanina. Siyempre ang kape nilang dalawa. Maya ko tayo kakabili na ako din sila ng panluto ng lunch. Isip ko kung ulam bibigay ko sa kanila. Maganda sa itong may sabaw kasi parang ang tagal na 2 tinola. Atin na natin kung kaya pa natin. Okay, and we're good. Tapos baso nila. Tapos ko na lang ang tubig. Okay na, akit na sa taas. Recipe to ni Tita Sylvia, yung nanay ni Micah. Napakasarap ang adobo niya, kaya pinipilit ko talaga i-achieve. Hopefully, ma-achieve ko. Ano natin yung bawang. Madami talaga akong magbawang kahit anong lutuin. Kaya, bahala sila rin. So, kain natin. Sir, kaya baka masarap. So, lagyan ko na lang ito ngayon ng suka at toyo. Tapos konting timpla. Tapos yun, salang na lang. Finally, natapos sa Lohuya. Ayan ang mga lilinisin ko mamaya. Pakadami.
Pero okay lang, it's worth it. Sulit naman, napakasulit talaga. Salamat talaga kay Kuya Glenn, tsaka kay Kuya Ray. So yan, kanina open yan. Ngayon, sarado na talaga siya. Ayan. Wala ko lang kung abot ko yan kasi parang gusto kong lagyan ng wallpaper. Para, alam mo yun, maganda naman tignan, di ba? Yan. So yun na yung table sa office. Na-fix na rin yan sa pader. Silinisin na lang talaga. Ayan. Madalang linisan po ang mangyayari dahil lagulo na naman ang bahay. Ayan. Ito na ngayon yung pintuan. Ayan. 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 Kasing laki din siya ng pintuan na to. Itong isang pintuan na to. So, walang problema sa pagkapasok ng mga malalaking bagay. Kagaya ng crib ni baby. See? Ganda! Diba? Balak namin ni Mike katikitan doon ng wallpaper. So, yun ang next project ko bago siya umuwi. Wala na yung table doon. Obviously, sarado natin. Yan. Tapos meron siyang nilagay na simpleng lock lang. Yun. So, hindi ko pa pwede ibalik yung cabinet na doon sa gilid. Kasi nga, kailangan ko pang digitan yun ng sticker. Tapos, kailangan pa ding ikabit yung aircon dito. So, inilipad yung aircon mula sa kabilang kwarto. Yan. Lalagay siya dyan. So, tatanggalin ko rin yan. Lipat ng pwesto. Yun. Thank you, Lord. Nakakaos na. Diba? Nakakatawa talaga. Salamat, salamat talaga kay Kuya Glenn tsaka kay Kuya Ray. A few inches later. Okay, so kakauwi ko lang ng bahay galing ako sa mga kapatid ko. Maglinis muna ako ng bahay kasi nga madaming kara talagang naiwan mula nung pag-ayos nito itong pader. Tapos kailangan mo siguro akong malinis tong bahay kasi bukas ang pupunta naman dito ay yung gagawa ng aircon yung kakabit doon. So yun, hingin ako. So kailangan mahawan ko yung mga gamit dito pati yung mga gamit sa kabilang kwarto dito. Yan. Yung mga nakatambak na yan, lahat yan. Yun. So, medyo mahirap lang dito. Medyo madilim kasi nga, yung ilaw na nanggagaling dito, yung para sa hagdan, ay nasira na. Yan. Yung nakalagay dyan. Bawal buksan. Yan, nasira na siya. Yung ilaw na yan. So, medyo magkatsaga muna kami dito. Pero, pagka nagkapera na, papagawa ko yan. Papapalitan ko lang naman. Yun. So, start na tayo. Ay, pawis. Gabi yun palang ginagawa natin. Gabi na yung pawis natin, no? Oh, diba? Naligo yan. So, doon ako sa kwarto eh. Kaso gusto ko sana pa naglinis ako ng kwarto bago naligo ako. Kasi nga, hahawa ko ng mga gamit namin. Ayoko namang hawakan yun yung dami ako. So, pahinga lang ako saglit. Tapos, may ligo na ako. Tapos, pagkaligo ko, yung taas naman yung dalawang kwarto ayusin ko. See you later.